Magsitayo ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng tanang kaaliwan, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Sa tubig ng binyag, si Alicia ay namatay kasama ni Kristo, at kasama rin niya ay bumangon sa bagong buhay. Makahati nawa siya ngayon kasama ni Kristo sa kaluwalhatiang walang hanggan. Sa binyag ng ating kapatid na yumao ay sinuotan ng damit pambinyag, tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Ngayon naman ilalagay ang puting pantakip na ito, tanda ng pananatili ng wagas na pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda rin po ito ng kanyang muling pagsilang sa buhay na walang hanggan. Sa buhay, si Alicia ay nagbulay-bulay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon nawa ay butiin siya ni Kristo ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Halina at pumasok kayong mga pinagpala ng aking Ama.
Sa binyag, si Alicia ay tumanggap ng tanda ng krus. Naway makibahagi siya ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumarating na ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas na isang taon, si Elkana at ang kanyang sambayanan ay muling nagpunta sa silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siyang titira sa buong buhay niya. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nananalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Mapalad na masasabi silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sayo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa siyo'y makararating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po kami siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin nananatili Siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.
siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Una sa lahat ang aking pakikiramay po sa inyo na mga kapamilya ng ating yumaong kapatid na si Alicia, no, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa iba pang mga kamag-anak na nandirito ngayon. Condolence po sa inyo. Sa katunayan, tayo ngayon ay nasa loob ng tinatawag nating Octave of Christmas, Oktaba ng Pasko ng Kapanganakan o Pagsilang sa ating Panginoong Jesus. Hindi pa tapos ang Pasko. At ngayong linggong ito ay kapistahan din ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. At kung ating titingnan, di ba, sinasabi natin that Christmas is the celebration of the family. Ang Pasko ay tungkol sa pagdiriwang ng bawat pamilya. Sapagkat sa loob ng isang pamilya, si Jesus ang ating manunubos ay isinilang. Kanya nga lamang, ito talaga ang katunayan o katotohanan ng ating buhay. Ang totoo, kahit na gusto nating ikip ang bawat isa because mahal natin, talagang sadyang ang buhay ng tao sa mundo ay may hangganan. May mauuna, may maiiwan, may lilisan, may maiiwanan. Iyon ang realidad ng buhay natin bilang tao. Ngunit, tingnan nyo, para sa akin, the words of the gospel this Sunday enlightens us. Ang pangungusap sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus ngayong linggong ito tungkol sa kapistahan ng banal na mag-anak ay pinaliliwanagan tayo. Pinauunawa sa atin ang isang katotohanan. Sabi sa atin, ang banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose ay tumungo sa Jerusalem para saan? Para makipagdiwang, makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Paskwa, Passover Feast. Kanya nga lamang, nang matapos na yung pista, nagpa siya na silang umuwi, hindi nila napansin na si Jesus ay nagpaiwan. So anong nangyari? Huli na nang mapag-alaman nila na hindi nila kasama ang ating Panginoong Jesus. At dahil nga hindi nila kasama ang ating Panginoong Jesus, kamukha lang din ng ating karanasan. When someone or somebody who is dear to us, kapag merong isang tao na mahalaga sa atin ang nawawala, anong ginagawa natin? Hinahanap natin. Sigurado ako, si Alicia, hahanapin niyo. Sigurado ako, si Alicia, mamimiss ninyo. Mamimiss ninyo siya. Kamukha lang din ng paghahanap ni Maria at ni Jose kay Jesus na kanilang minamahal na anak. Pero, sabi ko nga sa inyo, the words
of the gospel is enlightening us. Bakit? Nang matagpuan ni Maria at Jose ang kanilang anak, sabi nila, bakit ka naman ganyan anak? Balisang-balisa kami. Pero anong sagot ng ating Panginoong Jesus? Bakit po niyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Siguro maaring sabihin din ni Alicia sa inyo, bakit niyo pa ako hahanapin? Hindi ba dapat ako'y umuwi na sa tahanan ng aking ama? Ang buhay natin ay isang paglalakbay. Ang buhay natin sa mundo is a pilgrimage. At kung tayo may patutunguhan, yun ay walang iba kundi ang umuwi sa tahanan ng ating ama doon sa kalangitan. Kaya sabi ko sa inyo, ang mga pangungusap sa mabuting balita ngayon ay pinaliliwanagan tayo. Maaring totoo, because of attachment, because of love, hahanapin nyo yung presence ni Alicia. But Jesus is teaching us, but Jesus is reminding us, bakit nyo ako hinahanap? Hindi ba dapat ako'y nasa tahanan ng aking ama? Huwag kayong malungkot. Higit na marunong ang Diyos. Alam ko, batid yun ni Alicia. Diba? Minsan may nakita akong post ni Ojin. Nakita ko nag-umaawit. No? May magagawa ang Diyos. There is so much trust in God. Nakakalungkot nga lang kasi nung minsan nagre-request kayo, hindi ko talaga mapagbigyan. Tapos yung katawan ko para magbigyan lahat, no? Kasi because of, alam nyo naman, napaka-hectic ng schedule. Pero alam natin na nanduroon yung eagerness, yung so much yearning for God. Eto na siya ngayon. Pauwi na siya sa tahanan ng ating ama. At yun ang sinabi ni Jesus. Hahanapin, pero bakit? Diba siya'y pauwi na sa piling ng ating ama? No? Ito yung pinagdarasal natin sa bawat misa. Ito yung pinagdarasal natin ngayon. Nawa si Alicia na ating yumaong kapatid ay umuwi sa piling ng ating ama doon sa kalangitan. Pagkalooban nawa siya ng kapahingahang walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating itutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan.
Noong binyagan ng ating kapatid na si Alicia, sa kanya'y ipinula ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng ang banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalingay, pagkaloob mo sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkataon naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Alicia na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Diego de Alcala at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin hatid sa lingantungan si Alicia, pagukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala nang dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Ang ating itutugon, ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Alicia na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang mga pagkakasala. Dala ng kanyang mga kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng Poong may kapal, ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso magkikitang muli tayo, samahan ka ng mga santo kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen.
Magsitayo ang lahat. Dasalin po natin, Catena Legionis. Antipuna, sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay sa ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon't magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Antipuna, sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo. O Maria, pinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Manalangin tayo. O Panginoong Hesu Kristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birheng Maria ang iyong ina, na amin din maging ina at tagapamagitan sa iyo. Buong awa mong ipagkaloob sa sino mang lumalapit sa at sa iyong nagpapaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina, siya nawa. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Daddy Nestor at ng aking kapatid na si Nestle, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikiramay sa pagpanaw ng aming mami, si Alicia Alice de Vega. Nagpapasalamat po kami sa angka ng de Vega, de Asis, Imson, Molina at Cipriano. Sa sangguniang pastoral ng parokya ni San Diego ng Alcala, sa ating kura paroko kay Father Ray Fernando, sa tagapagdiwang ng ating banal na misa sa hapong ito, si Father Enchoy Alarcon, at sa mga paring nagsilbi sa ating parokya sa panahon ng paglilingkod ng aming ina. Sa mga mamamayan ng Barangay Balangkas na pinaglingkuran niya noong 1997 to 2002, sa pamayanan ng bisita ng Bilog, ang Sub-Parish Pastoral Council ng San Isidro Labrador na pinaglingkuran niya mula dekada 90 at 13 taon bilang Pangulo. Sa Dominican Sisters of St. Joseph at Legion of Mary, sa mga kaklase at batchmates ni Mami sa Arellano University mula high school hanggang college, sa pamalaang panlungsod ng Valenzuela, sa kanyang mga kaibigan, sa mga tumatawag sa kanya ng BFF Alice, Ma'am Alice, Kagawad Alice, Sister Alice, Maring Alice, Ninang Alice, Alice Taba, Madam Alice, Ka Alice, Dete Alice, Mami Alice, Tita Alice, at Lola Alice. O diba, hindi ka man namin nabigyan ng apo, napakaraming bata ang itinuturing kang Lola. At sa inyo pong lahat,
Nag-uumapaw po ang aming kaligayahan sa aming puso nang makita namin ang dami ng taong nagmamahal sa Kanya. Maari po ba ako mag-request? Maari po bang magsitayo ang lahat? At bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Alicia de Vega. Magsiupo na po. Gaya ng sinabi ko sa iyo, ma, noong December 21, 2021, 5:16 p.m. Ma, enter the heavenly kingdom of our Almighty God. May magandang plano ang Diyos. Mission accomplished. Isang pamilya pa rin tayo. Walang makapag-iwalay sa atin dahil pagbubuklo rin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat po. Patuloy po ninyong ipanalangin si Mami at ang aming pamilya. God bless you all.